Kamusta kayo mga kaibigan at mga kapatid? Ito po nga pala si Brother Nel Binalabansa, ang isa po sa mga church planter ng Central Luzon Conference dito po sa Peñaranda, Nueva Ecija. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At gusto po kayong imbitahan sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At partikular ng ating pag-aaralan ngayon pong gabi ay ang pinamagatan na si Kristo ay Diyos. Ang isa po sa palatandaan ng isang mananampalataya ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kapag ka ang iyong samahan ay naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, ay umalis na ho kayo dyan sapagkat hindi yan ang tunay na samahan o bayan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang bayan ng Panginoong Diyos ay hindi po itinatakwil si Jesus bilang isang Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos. Yan po yung ating tatalakayin. At ito po ay part 1 ng ating pag-aaral tungkol po sa ating Panginoong Jesus. At ito po ang pag-aaral natin ng tungkol sa ating Panginoong Jesus ay isa po sa mga doktrina ng Seventh-day Adventist sa banal na kasulatan, the doctrine of God, particularly sa ating Panginoong Jesus. Bago po ang lahat ay nais po nating manalangin sa ating Panginoong Diyos para tayo ay gabayan sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, patuloy po kami lumalapit sa inyo sa aming pong pag-aaral ito. Nawa ay gabayan niyo po kami na makaabot sa katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa amin, lalong-lalo na ang mga nakikinig ngayon pong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong binabati ang lahat po ng ating mga kapatid dito po sa Peñaranda, Nueva Ecija. Mga kapatid, patuloy lamang po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at please like and share. Ito po ang ating pong online ministry. At ang ating pong, ang aking pong pamilya, ang aming pong pamilya ng aking asawa, ayan po ay Magro Family. Diyan po sa Rumblon-Rumblon, Nagnaga. Nawa po ay patuloy po ang inyong pong mabuting kalusugan dyan at protektahan kayo ng Panginoon sa virus. At gayon din po ang aming pong pamilya dyan po sa Kainta, ang Alavanza Family. At ang lahat po ng aming pong mga relatives, God bless po sa inyong lahat. Maligaya po pakikinig sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At itin pong binabati ang mga kapatiran natin dito sa South Nueva Ecija 1 and 2 sa pangunguna ni Pastor Nelson Antonio and Pastor Peter Mural. God bless po sa inyo pong lahat. Mga kaibigan at mga kapatid, nais po naming ibahagi sa inyo ang mga claims ni Jesus tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Bagaman walang nakasulat sa banal na kasulatan, natahasang sinabi ni Jesus o direct na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, may mga claims naman si Jesus na magpapatunay na siya ay Diyos at kapantay ng Ama. Yung kanyang mga claims na mga attributes ng Ama ay attributes din po niya. At nais po namin i-share sa inyo ang mga talata na ito nang sa ganun tayo po ay lumago sa pananampalataya at sa kaalaman sa banal na kasulatan. Una pong claim ng ating Panginoong Jesus. Ang claim ng ating Panginoong Jesus dito po sa John chapter 17 verse 5. Ito po yung panalangin ni Jesus Christ. Ang sabi niya dito, "At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan." Ang sabi ni Jesus Christ, kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo. Yun o, bago pa matatag ang sanlibutan. So, bago pa po matatag ang sanlibutan, winawalhati na po ng Ama si Jesus Christ. Paano nangyari yun? Si Jesus ipinanganak lamang sa panahon ni Mary. Bagaman ganun, ang sinabi ng banal na kasulatan na si Jesus ay ipanganak sa panahon ni Mary, kiniklaim ni Jesus na siya ay kasama ng Ama bago pa maitatag ang sanlibutan. At makikita po natin dito sa John 17 verse 5 na siya ay winawalhati na ng Ama bago pa magawa ang ating sanlibutan na ito. So, si Jesus ay nagkiklaim dito na siya ay kapantay ng Ama at nag-e-exist na siya. Meron na siyang pre-existence. Bakit kapantay ng Ama?
sapagkat ang Ama ay winawalhati siya. May mababasa ka bang ibang tao na winawalhati ng Ama? Meron ka bang nabasa sa banal na kasulatan na yung angel winalhati ng Ama? Wala ho. Tanging si Jesus ang sinasabi dito sa John 17 verse 5 na winalhati ng Ama bago ang sanlibutan. So ito ang unang claims ng ating Panginoon, claim ng ating Panginoong Jesus na siya ay kapantay at kasama ng Ama bago pa maitatag ang sanlibutan na ito. Pangalawa pong claim ng ating Panginoong Jesus bilang pagpapatunay na siya ay Diyos. Dito po mababasa natin sa John chapter 8 verse 46. Basahin po natin. John chapter 8 verse 46. Sabi po rito sa John chapter 8 verse 46, sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? So, dito po si Jesus Christ ay nakiklaim na sabi niya, sino ang makakasumbat sa kanya sa kasalanan? Kasi si Jesus Christ ay nakiklaim na siya ay hindi po nagkakasala. Na si Jesus Christ ay hindi po makasalanan. So, ang claim dito ni Jesus Christ ay complete freedom from personal sin. Ayan po, sa John chapter 8 verse 46, pinapatunayan mismo ng ating Panginoong Jesus na siya po ay hindi po nagkasala. Hindi po nagkakasala ang ating pong Panginoong Jesus. Ito po ay attributes ng Ama sapagkat ang Diyos ay hindi po nagkakasala at hindi po makasalanan. Ang tao po ay makasalanan pero ang Diyos ay hindi ho makasalanan. Siya ay banal at karapat dapat na sambahin. At ito rin po ang claim ng ating Panginoong Jesus na siya po ay meron pong freedom, complete freedom from personal sin. Pangatlo po na claim ng ating Panginoong Jesus ay matatagpuan po natin sa John chapter 14 verse 6. Ito po yung claim niya na claim to be the only means of saving access to God. So ito ang claim na tanging siya lamang ang daan para sa kaligtasan. Ito po ang sabi sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi po ng Biblia, isa sa mga claims ni Jesus, pangatlong claim ni Jesus Christ. At ihanda po natin ang susunod po na talata sa John chapter 10 verse 9. Dito po muna tayo sa 14 verse 6. Ang sabi niya po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Aba kundi sa pamamagitan ko. So ito'y nagkiklaim si Jesus Christ na siya lamang ang daan ng kaligtasan. Siya lamang ang kaligtasan. Sa kanya lamang merong kaligtasan. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. Pero claim ni Jesus Christ na siya lamang ang makapagliligtas. Na siya ang daan patungo sa Ama. Ang sabi po sa John chapter 10 verse 9, mga kaibigan, 10 verse 9, sabi dito, ako ang pintuan, ang sino man pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makatagpo ng pastulan. So, nakiklaim dito si Jesus Christ na siya lamang ang daan at siya lamang ang pinto papunta sa kaligtasan. Tungayan naman natin ang talata dito po sa John chapter 8 verse 24. Ito po ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Ang sabi po rito, John chapter 8 verse 24, kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, ano itong binabanggit ni Jesus Christ na kung hindi sila manampalataya na ako nga ay hindi kayo maliligtas? Alam po ninyo, napakaganda po ng talata nito sa John chapter 8:24 sapagkat kiniklaim ni Jesus Christ na siya ay Diyos na tagapagligtas at siya ang Diyos na nagpakita sa mga patriarka, particularly kay Abraham, kay Moises at lahat sa mga lahat ng patriarka. Ito pong claim ni Jesus Christ sa John chapter 8:24 na
Ako nga. Ayan po ah. Ito po ay isa sa mga pangalan ng Diyos sa Old Testament. Yan po ay mababasa natin sa Exodus chapter 3 verse 15. Tignan po ninyo. Exodus 3 verse 15. Ito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan, magpakailan, kapagpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Ang sabi po dito sa verse 14, itataas natin yung pong basa, no, binabanggit dito ng Diyos na kanyang pangalan na babanggitin sa harapan ni Parao at sa lahat ng harapan ng mga Israelite. Sabi dito sa verse 14, sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At yung ako nga, sabi sa verse 15, ang Diyos ang nagpakilala na yun ang kanyang pangalan. At ito po ang claim ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 8 verse 24 na sinasabi po niya, kaya't sinasabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So, claim ni Jesus Christ na siya po ay Diyos sapagkat kiniklaim niya na yung pangalan ng Diyos doon po sa Old Testament na ipinakilala ng Diyos kay Moises ay pangalan din niya, pangalan din ni Jesus, yung ako nga na pinakilala ng Diyos kay Moises na pangalan niya. So makikita po natin dito, kung hindi po tayo maniniwala dito sa sinasabi ni Jesus Christ, i-re-reject natin siya sigurado. Pero dapat maniwala tayo kasi si Jesus Christ ang nagsabi na yung kanyang pangalan ay ako nga, na pangalan din ng Diyos sa Old Testament na ipinakilala sa kanya ni Moises. So yan po ang pangatlong claim ng ating Panginoong Jesus. Sunod po na claim ni Jesus Christ. Alam niyo po, ang Diyos lang mga pagliligtas sa ang Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao. Pero may claim si Jesus Christ, na ito yung pang-apat niya, he claimed power to forgive sins against God. Alam niyo po, ang pasintabi po ang mga pare ay wala hong karapatang magpatawad ng kasalanan ng napakaraming mga tao. Sapagkat ang Diyos lamang ang may kakayahan na magpatawad ng kasalanan. Dito po ay may claim ang ating Panginoong Jesus sa Mark chapter 2 verse 5 to 10. Mark chapter 2 verse 5 to 10. Ganito po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. Isa po sa mga claim ng ating Panginoong Jesus. Siya ay nagpapatawad ng mga kasalanan na tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan na magpatawad ng kasalanan ng tao. Sabi rito sa Marcos 2, 5-10, na makita ni Jesus ang kanyang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Sa'y lumalapas tangan, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Opo, totoo po yun. Ang makakapagpatawad lamang ng kasalanan sa Diyos ay ang Diyos mismo. Ang tao po, tayo pong mga tao ay hindi po pwedeng magpatawad ng kasalanan ng tao sa Diyos. Sapagkat sila ay may kasalanan sa Diyos. Sa Diyos sila may kasalanan at wala, hindi sa atin. So, ang Diyos lamang ang makapagpapatawad sa kanila. Pero ito kiniklaim ni Jesus Christ, siya'y nagpapatawad ng kasalanan. Kasalanan sa Diyos. At ito'y maliwanag, nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Sabi sa verse 8, pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili,
agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? So dito sa may verse 8, paanong nalaman ni Jesus Christ ang iniisip ng mga eskriba samantalang hindi naman nila sinabi kay Jesus? Bagkos nasa isip lang nila, sa kanilang puso lamang, na tinatanong nila bakit nagpapatawad ito samantalang ang Diyos lamang ang makapagpapatawad. So makikita po natin dito yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na siya ay all-knowing din. So ito yung i-claim din ni Jesus Christ na He is all-knowing. Pag sinabing all-knowing, kahit na yung iniisip na yung kaharap ay alam mo word for word, katulad ni Jesus Christ. Alam ni Jesus ang iniisip ng mga eskriba. Sabi niya, bakit nagtatanong kayo sa inyong mga puso? So nagulat ang mga kaeskriba. Sabi sa verse 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpong pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Sabi sa verse 10, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay mayroong otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. So ito po ay maliwanag po na hindi po paglapastangan sa Diyos, sapagkat si Jesus ay Diyos kapantay ng Ama na nagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya ng mga eskriba sa kanila mga puso sabi, lapastangan itong ginagawa ng ating ni Jesus, sapagkat siya nagpatawad ng kasalanan. Ang Diyos lamang ang makapagpapatawad. Bakit siya nagpatawad? Lapastangan ito. Nais ko pong sabihin sa inyo na nagkakamali po ang mga eskriba na hindi po lapastangan si Jesus, sapagkat si Jesus ay Diyos at kapantay ng Ama. So si Jesus ay claim niya siya'y nagpapatawad ng kasalanan, na isa pong katangian, attributes ng ating Panginoong Diyos, ng tunay na Diyos, ng Ama na nagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus Christ din ay nagpapatawad ng kasalanan. At claim ni Jesus Christ, He claimed power to foretell the future. So ang tanging ang Diyos lamang ang makapagsasabi ng hinaharap at wala ng iba. Yung pong mga huhula na nanguhula ng kinabukasan nyo ay hindi ho totoong manguhula. Sila yung nanguhula lang talaga. Pero ang tunay na nakakapagsabi ng hinaharap ay hindi humang uhula, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Ang sabi po rito, ang claim ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse 29, ganito po ang pagkakasabi sa banal na kasulatan. John chapter 14, verse 29. Ganito po ang maliwanag na pag-ahayag ng banal na kasulatan. Ang sabi po rito, at ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. So ano pa itong sinasabi ni Jesus Christ na bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala? Basahin natin sa may verse 28. Narinig ninyo sinabi ko sa inyo, ako'y aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Yung pala yung binabanggit ni Jesus Christ, na siya ay pupunta sa Ama, dahil ang Ama ay dakila sa Kanya. Of course, ang Ama ay dakila sa Kanya sapagkat siya'y nasa kalagayang tao nung Kanyang sinasabi ito. Pero noong yung kalagayang Diyos ni Jesus ay kapantay po ng Ama, sapagkat si Jesus ay may dalawang kalagayan, tao at Diyos. So dito, nakiklaim si Jesus na siya ay nakakaalam ng future. Siya ay nakakaalam ng hinaharap. Binanggit niya rin po sa Mateo 24, yung po mga palatandaan bago magwakas ang sanlibutan. So sinabi na ni Jesus Christ sa Mateo 24 na magkakaroon ng bagyo, ng lindol, ng tagutom, na mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, mga bulaang mga ngaral, mga ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Yesus para mangakay ng marami mga tao. Yan po ay sinabi ni Jesus Christ na siya ay nagpapahayag ng mga bagay na sa hinaharap pang mangyayari. So si Jesus, he claimed to foretell the future.
Sumunod po, nag-claim ni Jesus Christ. Ito po yung pang-anim na claim ni Jesus Christ. Yung pang-anim po, he claimed power to conquer death and to raise the dead. So ito po ay, alam niyo po, ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang ang kayang magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Pero si Jesus Christ, kinilame niya na siya ay nakapagbibigay ng buhay at kiniklaim niya na sa kanya ay merong buhay. Basahin po natin unang-una. Dito po sa John chapter 10 verse 28, ang sabi po dito ni Jesus Christ ay ganito. 10:28. Sabi dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So, si Jesus Christ ang nagsasalita rito nung itinakwil si Jesus Christ ng mga Pariseo, ng sarili niyang bayan ay itinakwil siya. So, sabi ni Jesus Christ, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So, sino lamang ang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan? Di ba ang Panginoong Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan? Pero ang claim ni Jesus Christ dito po sa John chapter 10 verse 28, he claimed power na nakapagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. At ang sabi niya po rito sa John 11:25, ito po ay sa panahon na si Lazaro ay patay at assurance niya sa mga taong naroroon. Ang sabi niya rito, 11:25 na John, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, ay mabubuhay. So ang claim ng ating Panginoong Jesus, siya ay merong buhay, sa kanya ay merong buhay, at ang sino mang mamamatay, nananampalataya sa kanya, ay magkakaroon ng buhay. Kasi kinilim niya na doon sa John 10:28, na sa kanya ay merong buhay na walang hanggan at bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus Christ. So, ito po ang isa sa mga claim ng ating Panginoong Jesus na attributes din po ng Ama na nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang naglikha sa atin. Pero claim ni Jesus Christ din, bagamat siya'y nagkatawang tao, at ang pagkakilala ng ilan ay siya'y tao, claim ni Jesus na siya'y merong buhay na walang hanggan at sa kanya ay merong buhay at siya'y makapagbibigay ng buhay. So yan ang i-claim ng ating Panginoong Jesus. At last na claim ng ating Panginoong Jesus, ang Diyos lang ang makapaghahatol, tama po ba? Ang Diyos lamang ang makapagsasabi kung saan ka mapupunta, sa impyerno ba o sa langit. Pero alam nyo ba, claim na ni Jesus na siya ay tagahatol ng lahat ng mga tao. Sabi po rito sa Mateo chapter 25, 31-45. Ito po ang claim ng ating Panginoong Jesus. Saan niyo pong basahin natin ang banal na kasulatan nang sa ganoon ay patuloy po tayo malinawan. Mahaba-haba ay po ito. Pero mas mahaba pa rin po ang panunod po ninyo kaysa sa mga teleserye, kaysa po dito po sa babasahin natin. Sa Mateo 25 verse 31-45. Sabi po dito, 25-31 hanggang 45 ng Mateo 25. Ang sabi po dito sa 31, kung dumating na ang anak ng tao, na nasa kanyang kalwalatian na nasa nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kalwalatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at ang kanyang at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanan at subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain,
Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? At pinakain namin, uuhaw at binigyan ka namin ng inumin. Verse 38, kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? Uhubad at dinamtan ka. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin kayo mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa inyong mga anghel. Verse 42, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagot din sila at na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom o uhaw o isang taga-ibang bayan? O hubad o may sakit na nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. So narito po ang isa pong story na sinasabi ni Jesus Christ na ito'y nagsasaad ng kanya pong muling pagbabalik. At sa kanya pong pagbabalik, naroon po ang paghukom na ihiwalay ang tupa sa kambing. Na ang ibig sabihin, ihiwalay ang mga mananampalataya sa hindi mga mananampalataya, sa mga mabubuti at sa mga masasama. So si Jesus Christ ay nagkiklaim po na siya mayroong kapangyarihan na maghatol kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Tayo pong mga tao ay wala hong karapatan na magsabi kung ang ating kapatid ay hindi maliligtas o maliligtas, sapagkat tangi ang Diyos lamang ang nakakaalam ng destiny o ng kung saan pupunta ang tao, sa langit ba o sa impyerno. Pero si Jesus Christ claim niya na siya ay nakakapagsabi kung sino ang mapupunta sa langit o hindi, sino maliligtas o hindi. Ito po yung mga claim ng ating Panginoong Jesus. Claim niya na unang-una kiniklaim ng ating Panginoong Jesus na siya ay pre-existence, kasama ng Ama, mula pa ng bago pa lalangin ang sanlibutan. Claim ni Jesus Christ na meron siyang freedom from personal sin, na siya po ay hindi nagkakasala at hindi po nagkasala kailanman. At claim niya na kung ang Diyos ay nagliligtas, siya rin ay tagapagligtas. At claim niya na siya lamang ang access patungo sa Diyos Ama na siyang tagapagligtas. At claim din ni Jesus Christ na kung ang Diyos ay nagpapatawad, siya rin po ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa Diyos, sapagkat siya ay Diyos din. Claim din ni Jesus Christ na He can foretell the future. He can read your mind and your heart. At sa panahon ni Jesus Christ, alam niya rin kung anong sinasabi ng mga tao sa kanilang mga puso. So claim din ni Jesus Christ na sa kanya ay merong buhay na walang hanggan. Meron siyang kapangyarihan para talunin ang kamatayan. At claim niya na siya ay kaya magbigay ng buhay sa mga taong nanampalataya sa kanya. At syempre, panghuling-huling claim ni Jesus Christ, siya ay merong kakayahan para sabihin kung ang tao na ito ay maliligtas o hindi. Yan po mga claim ng ating Panginoong Jesus na mga attributes din ng Diyos Ama, na attributes din niya. Na anong ibig sabihin nito? Nakapantay niya po ang Ama sa pagiging Diyos, sa kasakadyusan ay kapantay niya ang Ama. Kung ito po ay hindi totoo yung claim ni Jesus Christ, meron lamang dalawang bagay dyan na pagpipilian tayo. Maari nagsisinungaling si Jesus o totoo ang sinasabi ni Jesus na claim niya sa kanya pong sarili. Ano po? Claim niya
na ang pangalan ng Diyos na ako nga sa Old Testament ay pangalan din niya. So, pwede kayong maniwala at pwede rin hindi maniwala sa Panginoong Diyos. Nasa sa inyo po ang pagpili. At pinipili ko ngayong gabi na si Jesus ay Diyos na siyang ating tagapagligtas. Bukas po, meron po tayong part 2 at question and answer po sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Meron tayong mga ilang mga katanungan na sasagutin. Pero ngayong gabi, ngayong araw na ito, yan po muna ang ating pong pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Nawa ay marami tayong natutunan at kung meron po kayong katanungan, feel free to comment below. Sulat po ninyo ang inyong pong katanungan at sa tulong at biyaya ng Panginoon ay ating pong sasagutin. God bless po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon.